Good day sa inyong lahat, mga fellow campers. Welcome back again to our channel. Sa video pong ito, ipapakita po namin sa inyo ang isang magandang lugar dito sa May Nueva Ecija kung saan pwede po kayong mag-camping. At higit sa lahat, ito po ay libre. Yes, tama po ang inyong narinig. Ito po ay walang bayad. At pagkatapos po natin puntahan ang napakagandang lugar na yon, didiretso naman po tayo sa isa sa paborito naming campsite dito sa May Gabaldon, Nueva Ecija. Kaya ano pang inaantay nyo? Sit back, relax, and enjoy! Nakaplat na siya. Alam niyo, wala ako na. Isang mapagpalang araw po, mga fellow campers. Sa video pong ito, dadalhin po namin kayo sa isang magandang lugar dito sa May Gabaldon, Nueva Ecija, kung saan libre po ang lugar. Wala pong bayad talaga. Yun nga lang, raw camping po ito. Walang kuryente, walang CR, at wala pong magbabantay sa inyo. Pero kung kayo po ay marami na pupunta dito, ay mas magiging safe para sa inyong lahat. Kung nakikita nyo po yung bundok na nasa kanan na yan, sa likod po niyan, yan na po yung pupuntahan natin na raw camping. Ngunit sa amin pong pagbablog dito sa lugar na to, may nangyari pong hindi maganda sa aming GoPro. Yung GoPro po kasi na namin ay nagli-leak na. Nadamay po yung aming micro SD card. Kaya po nung kukunin ko na po yung mga video doon sa micro SD ay hindi na po siya nade-detect ng kahit na anong computer. Sinubukan din po namin dalhin ito sa mga expert sa SM North. Kaya lang hindi rin po nila nagawa ng paraan. Gagastos ka pa po ng 16,000 para lang gamitan nila ng hardware yung micro SD na yon. Kaya po dito sa simula ng aming video, eh puro drone shot na lang po muna tayo. At ito na po, yung sinasabi namin sa inyong napakagandang lugar na pwede kayong mag-raw camping. Ito pong lugar na to ay matatagpuan lamang sa May Barangay Calabasa, Gabaldon, Nueva Ecija. Para hindi po kayo maligaw, hanapin nyo lang po sa Google Map yung Le Annabel Mountain View Resort. Pag nakita nyo po yung Le Annabel Mountain View Resort, meron naman po kayong makikitang signage sa mismong highway. Dire-diretso lang po pababa mula sa kanto hanggang makarating po kayo ng ilog na yan. Medyo masigip lang po ang daan dito. Gaya nga lang po ng sabi namin, nakunan po namin to sa GoPro yung pababa mula dun sa highway. Kaso nasira po yung aming SD card. Pero madali lang pong daanan niya. Medyo masigip lang po yung daan dito. Sa amin pong pagdating dito sa lugar na to, may mga naabutan po kami ng tatlong bata na namumulot ng mga puting bato. Ito daw po ay binibenta nila at ginagamit bilang mga pang-decorate sa garden. Kung mapapansin nyo po, wala pong masyadong puno sa tabing ilog. Kaya kung pupunta po kayo dito, kailangan meron kayong awning or may tarp po kayong dala. At gaya ng sabi ko, raw camping po dito, wala pong kuryente at malinis na tubig dito, yun din po ang kailangan nyong dalhin. Kailangan meron kayong dalang mga power generator or yung mga malilinis na tubig pang banlaw or pang inom. Maliligo po sana kami ni Kurt sa ilog na yan, kaso medyo malalim po nung time na yan. At bukod po dun, medyo malakas din po ang current ng ilog. Kaya nag-decide po kami na pumunta na lang at dumiretso sa may Uncle Mike's campsite. Siya nga po pala, second birthday po ni Kurt nung time na nagpunta kami dito. At isa-celebrate po namin ito sa Uncle Mike's campsite kasama po ng aming mga camping buddies na sina
I Love Camping Channel at si Sir Ron. Meron din po pala kaming mga bagong kaibigan na makikilala dito, kaya abangan nyo po kung sino yun. Mula po doon sa Raw Camping papunta po dito sa Uncle Mike's Campsite, aabutin lang po kayo ng mga 25 minutes. Nung kami po ay papunta dito sa campsite, medyo may konting kaba po kami dahil sa Quezon City po ay umuulan-ulan ng paunti-unti at papasok po ang bagyong Egay. So nangangamba po kami na baka basa po yung trail at hindi kami basta-basta makaahon. Ngunit ang sabi po ni Sir Mike ay hindi naman daw po umuulan ng malakas doon sa kanila. Katunayan, sa aming pag-akyat ay maganda-ganda pa ang kondisyon ng trail. Sa unang kalahati po ng trail na to papunta sa may Uncle Mike's campsite na videoan po namin ni Mrs. Kaya lang po ay dahil nasira nga po yung aming GoPro, hindi na po namin maipresenta sa inyo yung mga videos na yun. Kaya ito na lang po yung natira. Mabuti ka mo at kami ay nakapag-drone nung halos mga 30% na lang nung trail na to. Ito po ay malapit na doon sa Uncle Mike's campsite. Pagkatapos po ng palikong yan, isang diretso na lang po at yun na yung Uncle Mike's campsite. Power station. Sit. You like the setup, Kurt? Oh. Hello! Welcome back! Ito na ang setup namin, mga kaibigan. Tapos din sa wakas after almost 3 hours. Daming abubot eh. Ito na yung pinakaayos namin. So naglagay din ako ng extension na tarp para malawak yung aming kitchen tsaka sala. Saan yung hangin? Ayan, tingnan nyo. Grabe hangin. No? Kayang-kaya nung darts eh. Walk around lang tayo. So ito yung sunshade namin. Timon, tibay din. No? Nilagyan ko ng strap yan dun sa ano, pinatahi ko sa mami ko. Tibay ng strap na yan. Eh. Matitesting talaga dito. Ayan o. No? Punta naman natin sa loob. Ito yung aming pinakasala. Ayan si Kurt. Happy birthday pala kay Kurt. 2 years old na si Kurt. Tapos yun yung kitchen ni Mrs. Ito ang aming kwarto, tulugan. Okay, sa loob ng tulugan, yung aking power station. Ayan. Diyan kami nag-charge. Tapos nakasaksak ngayon yung aming Alpicool. So negative 1 siya ngayon. Kanina negative 2 eh, no? Binuksan kasi. Pero kanina habang nasakyan kami nasa ano, negative 4. Tapos habang nagcha-charge, syempre nakasaksak din yung aming 200 watts na monocrystalline. Okay, Dokyo ang brand. Inaantay namin ngayon yung mga kasama namin mamayang hapon pa mag ano oras mak? 1:41. So on the way na siguro yun, mga before 2 or before 3, baka nandito na sila. Sana hindi sila abutan ng ulan sa labas, sa baba, bago umakyat. Eh no, tinay dyan ng mga kaibigan, no? Parang umuulan na ron. No? Eh nga, umuulan na ron. Papunta na rito yung ulan. O galing dito yung ulan. Kasi kanina maambon dito eh. Tapos, ang ganda ng CR talaga nila dito. Grabe yung linis ng CR nila rito. Ginis, oh. May bagong swimming pool si Sir Mike, oh. Yan na nyo. Oh, di ba? Hindi ka na maghahanap ng... Yuh! Sarap. Siguro ano lang, baka lalagyan pa ng bubong to. Siguro in the future, baka lagyan din yan ng bubong yan para hindi masyadong mainit. Kahit tanghali, pwede ka mag-swimming, di ba? Sa puntong ito, mag-swimming sana ako, kaso... Bigla ko naalala, nakasukbit pa pala sa aking short yung susi ng aking kotse. Mabuti na lang at naagapan ko. Hindi siya lumubog ng tuluyan. Kung hindi,
lagot ang isang susi. Pero kapag bumabiyahe kasi kami, dalawa susi namin dala lagi. Lalo na kung malayo ang biyahe. Happy birthday! Na! Ayun si Kurt! Talon din siya. Makailin si Kurt! Mac! Nung nakita kanyang ano, pumunta ron, sabi niya, tumalon din siya eh. Only water. Ayan, yeah, dumating na sila Kel. Ang kanyang pinsan to, no? Tama ba? O office mate. Nalakad na bara din. Ganda na nabara niya. Ang view rito, oh. Oy! Luto na. Ano yung luto mo? Fried chicken! Fried chicken. Minarinade ko nung kagabi. Sarap. Ano, cart sold? Ligo siya ron eh. Napalsik mo. Napalsik ka. Ano to? Dami niyan mo. Binadayot kita. Diet ba tayo? Parang kahit hindi naman ikaw eh. Ano, pagod? Konting ano lang, one lunch namin ngayon, pero anong oras na? Alas 2:30. Ba't kanina 2:30 pa rin? Ay, 3:30. Minumaandar yan? Yung isa ito. Dito. Ay, nakakabangon pa naman. Ano, okay ba? Kain. Oh, stop. Ano kailangan masyadong pataniman? Only water. Hindi katulad dun sa ano? Saan ba yung walang tubig?
Yung may ulap po. Sarap sa time-lapse nito. Ganda oh. Kaya nang sabi ko dati, nung una kaming napunta dito sa Uncle Mike's campsite, eh hindi natatapos ang mga view dito. Sa umaga, sa hapon, at sa gabi. Lalong-lalo na itong sunset po dito. Napaaganda ng kulay ng langit kapag nag-sunset. At pagkatapos niyang sunset na yan, hindi pa matatapos ang view dyan. Kasi kapag dumilim po sa valley na nakikita nyo from that area, eh isa-isa na pong magsisimulang magsindi ang mga bahay sa baba ng kanilang mga ilaw. Kaya naman, pagdating ng gabi, eh napakaganda pa rin ang view dyan. Hindi. Yun o. Oh. Huwag kuha yun o. Oh. Yan yun o, oh. Orange o. Oh. Sina po ang lahat. Ano yan, sir? Ang hirap nitong lutuin, no? Specialty ko. Oh, kanin. Specialty ko. Nag-iisipan talaga na malupit yan. Ah, may bigay si Sir Mike, oh. Panalo. Hito. Bigyan ni Sir Mike. Tapos hito. Meron pa ditong, ano yan? Buro. Buro. Saka ito. Tapos munggo. Munggo. Oo, lahat galing kay Sir Mike. Thank you, Sir Mike. Yan ang ilaw na. Yan ang ilaw dito. Yan ang sabi ko sa inyo. Pag dumilim dito, hindi pa natatapos ang view. Meron pang isang view pag dumilim, di ba? Di na po ba ako masusunod? Panalo. Ito yung naabangan ko. Isa pa. Seafood. Hindi naman. Ano, amoy pa lang. Kamay namay ko. Kamay ko pala yung namay ko. Na-miss na maanghang-anghang na. Oh, bango. Order ni Glenda yan eh. Lakas naman ni Glenda. Ay, grabe. Tama na yun. Ano yun na laga na? Sa ano? Sa bahay. Kasi buhay eh. Napapalaban tayo mamaya nito. Pero kaya yan. Sarap, ma'am? Yes, po. Eww! Sarap! Eww! Yummy! Yummy. Makapalaban. Sarap naman yung parsley na yan. Palaban tayo mamaya. Ano, sakto-sakto yung lahat ng ulam natin. May karne, may seafood. Diba? Oo nga, no? May... Ito yung tampan, no? Grabe ka naman. May sabaw naman, ah! Hindi, makapal naman to eh. Hindi masyadong ano yan. Tapos, go! Ay! Nakompleto na. Atak na. Atak na. Pumatan na to. Mga bantay natin hindi kami mag-iulit yan. Pala, di na lang yung cellophane para matakpan. Ang crepe ko naging pancake. Dapat mas manipis to. Good morning! Morning! Daddy! Tiger! Morning! Tiger! Go, 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 Tiger!
dumating na yung isa namin kasama, kapatid Miguel. Ah, si Kurt, ma. Ano ko? Kurt? Kurt? Where's Kurt? Kurt? Where's Kurt? 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 Saan naman nagpunta yun? Tingnan mo, baka nang habol na naman ang door. Kurt? Where are you, Kurt? 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 Ngayon sa itong starfish. Ano sa ilalim? Kurt! 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 Yes. Okay, go to daddy. To daddy. Ninang Glenda. Ligo na din. Mga ano yan? Mga 5 months. Pwede mo na iligo yan. Ilubog-lubog ko lang siya. Nakailang swim din siya. Dinadala ko sa gitna. Tapos nagsiswim siya patabi. Hey, umalis. Umalis si Kurt. Yan na po, umuulan na ang request namin. Dumating na ang request namin. Nandito kami ngayon sa tent. Papahinga. Tulog na. Ano masasabi mo? Birthday boy. Ha? Ay, lumalamig na. Sarap. Darche extender. So, dito meron ng mga leak sa seam. Dito, oh. Ito yung pinakataas na corner. Tumulay siya dito. Kaya din sa sulok meron tubig. Tapos, yung yun yung tahi sa baba between the parang trapal niya sa ilalim. Yan, dyan nag-leak. Yung mga seam tape niya dito okay pa. Pero yung sulok dun, yun yung natatanggal kasi yun yung nababanat. Nababanat ng pole. So, dapat hindi banat na banat. Ano? Tanggal na. Pero yung buo okay pa. Yun lang yung issue. Kaya lang dito naiwan ko nakabukas. Kaya nabasa itong ano namin. Dito sa suko. Ayun. Meron din basa dito. Ayun. Nabasa. Dito may konting condensation lang siguro to. Ito dito. Pero dito sa sulok may konting basa. Ayan o. O baka dahil dito to. Ayan o. Yung tahi. So yun yung issue nitong extender. 2:30? 2:11 na po. 2 AM. Andito pa kami sa labas. Biglang bumuhos ang ulan uli. Saya. Kasama ko po ang I Love Camping Channel crew. Hello. Alas 2 ng madaling araw. Yun, oh. Yung mga kasama po namin, tulog na. Naghihilik na yung mga yan.
Sapit ng ikatlong araw, muli-uling sumikat ang napakagandang araw. At muli, isang hindi malilimutang experience dito sa Uncle Mike's Campsite. Ngunit, tingit sa aming kalaman na huling ride na pala namin ito sa aming nabara na si Legolas. Kaya naman, bago namin tapusin ang video na ito, please allow us to give tribute to our Navarra, Legolas. Bye-bye. Bye-bye.